Ramon! This is quite a surprise. You visiting me here? Eh, hindi naman kasi basta-basta yung pinagdaanan mo, ABL. Oh, tell me, how are you holding out? I'm good. I'm doing fine. Thank you for your concern, Ramon. Well, I knew you'd come out of it alive. Paano mo naman nasabi yan? Well, because you're a survivor, ABL. Matatag kang tao. That's what you are. Hindi naman ako magiging ganito katatag kung hindi dahil sa'yo, Ramon. Natatandaan ko pa kung paano mo binago ang buhay ko. We were all witnesses to how these women rose from humble beginnings to becoming one of the most successful leaders in business sector. A true inspiration to us all. Ladies and gentlemen, please welcome our beloved CEO, ABL! Wealth. To what? Maraming salamat, Ramon, sa lahat ng tulong mo sa akin. Magpayaman ka lang ng magpayaman, wala na akong mahihiling pa. What's this? A gift, of course. A symbol of our lifetime partnership. ABL, I hope you're okay so that we can finally get down to business again. Hindi naman sa minamadali kita. Take all the time that you want, pero... Ramon, I said I'm fine. In fact, I'm having a press con in a few hours. I'm just taking care of some details, just to clear out some things. But after this, it's going to be business as usual. Who could have told us na mangyayari ito? Who could have imagined? Akala ko nabauna natin sa limot yung mga nangyari tungkol dun sa aksidente nung construction ng laboratory nyo. Anong problema, Angela? Tumawag sa akin kani-kanina lang yung contractor natin doon sa pharmaceutical building na pinapamadali mo. Kumuho daw ang isang case kami doon. Limang trabahador ang namatay. Anong problema doon? Anong problema? Ramon, pag nalaman ito ng publiko, makikita nila kung bakit nangyari yun, kung bakit gumuho ang kisame. Makikita nila na minadali ang pagpapagawa ng building. Pwedeng ipatigil ang construction. Tapos pwede rin nilang isara yung kumpanyang pinatayo ko. Pinatayo natin. Anong nakakatawa doon, Ramon? Angela, masyado kang natataranta. Hindi mo tuloy nakikita na ang solusyon ay nasa iyo na mismo. Hindi ba ang sabi mo, pwedeng ipatigil ang construction? Pwedeng ikasira ng kumpanya? Pwedeng ipasara yung kumpanya? Ang lahat na yan ay mangyayari kung lalabas ito sa publiko. Well, there's your solution. Anong ibig mong sabihin, Ramon? Itago ko ang insidente nito sa publiko? Itago, linisin, ibaon. Angela, limang trabahador lang pinag-uusapan natin dito. Anong mahirap doon? Ramon, these are people! People who are dead, Angela! Come on, Angela. Ngayon pa ba natin iisipin yung mga maliliit na bagay? Ngayong... napakabilis na ng paglago ng kumpanya mo. Look at the big picture, Angela. Think big. Ganito lang yan. Pag lumabas ito sa publiko, baliwala ang pinagpaguran mo.
your life's work, Angela. At ginagawa mo naman ang lahat na ito para sa ikabubuti ng mga nakakarami, hindi ba? For the people. For the customers. Angela, tandaan mo, sa ganitong sitwasyon, it's always us or them. You just have to make the right choice. AVL? AVL? Are you sure you're okay? I'm fine, Ramon. And don't worry. Mananatiling sikreto ang totoong nangyari dun sa construction, sa factory. If you'll excuse me, I have to get ready for the press con. As most of you must have heard, I was kidnapped and left for dead. Hindi ko alam kung anong mga nakarating sa inyong balita, kung anong dahilan behind this. Pero aaminin ko sa inyong lahat, this was no ordinary kidnap for ransom case. Obviously, it was a hitman's assignment from a rival company. Sugar-coated to make it look like as if it was a personal vendetta. And for this very reason, hindi ko na masyadong ididiin ang kidnapper ko na si Pedro Alvaro. Dahil katulad ko, biktima rin siya. He was just used as a pawn in his corporate game. Pero hindi nagtatapos ang lahat dito. Patuloy ko pa rin paiimbestigahan ang lahat hanggang sa malaman natin kung sino talaga ang mastermind sa plot na ito. Oh, iniisip mo pa rin ba ang sinabi ni Pedro? Ibig pong sabihin, nagsisinungaling si AVL sa mga sinasabi niya ngayon? Nathaniel, hindi natin malalaman kung ano ang totoo. At isa pa, huwag mo nang problemahin yun. Ang importante, natulungan mo si Pedro. Malaking bagay na yun, okay? Yay! Namiss ko na itong bahay natin! Ito naman si Abby kung makaamiss ang bahay. Kala mo, tagal nating nawala. Saglit lang kaya tayo sa ospital. O yung mahalaga, ay nakauwi na tayo at magaling na inyong ate, Hana. Salamat po, Naya. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin nung may sakit ako. Alam niyo naman na gagawin ng nanay ang lahat para sa inyo. Patatagalin pa ba natin ito? Tawagin na natin siya. Let's welcome her back! Alam niyo ba kung anong gusto kong mangyari ngayon? Gusto ko lahat kayo ay maging katulad ko na kahit ano pang hirap ang pagdadaanan sa buhay, makakabangon pa rin! Bakit? Because suffering is temporary. Pero ang solusyon sa problema, permanente. Alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Kung anong importante sa buhay. Kung anong importante sa pamilya. Kapag may pera, 50 million! Ayoko! Kapag may pera, kita kakasuhan. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Hindi kita kinidnap para makipag-usap sa'yo. Nandito ako para kinitin ka ng buhay.
Kapag may pera, lahat magagawa nyo! Sa tingin mo, walang ginawa ng Diyos sa pagtakas mo sa mata ang gustong pumatay sa'yo. Milagro ang pagkakaligtas sa'yo. Ang lahat ng milagrong yon ay galing sa kanya. Nung matapagan kita sa kakahoyan, lalamig ka, tagugutom, na itulong ba sa'yo ang pera? Kapag may pera, walang imposible! Are you sure AVL is okay? Yes, of course. Walang problema kay AVL. Okay. Ah, makinig kayo lahat sa akin. Naniniwala ba kayo? Ha? Naniniwala ba kayo? Ate Beth, alas muna ako. Dimas, buti na lang pumayag yung ospital na mag-promissory note muna tayo, no? Oo nga, ate, no? Kasi kung hindi sila pumayag, naku po, mahirapan tayo makalabas doon. Kahit ilang araw lang nilagay doon ni Hannah. Paano yun, ate? Hindi pa rin okay yung karinderya mo. Mag-alala. Hindi ba nga nakakahanap tayo ng paraan basta sama-sama tayo? Kaya nga ako, ate. Full support ako sa pamilya natin. Tulong-tulong tayo, di ba? Salamat, Dimas, ha. Ah, sige, ate. Dalian mo, ha? Huwag magtatagal. Mahal, sabihin mo naman dyan sa taas, ho. Hinay-hinay lang sa pagbato ng problema, ha? Mahina ka laban, eh. Lang talaga ako. Sige na. Magpahinga na kayo. Sasabihin ko kay Narcy tapusin yung show. Okay, sige. Thank you. Tinatanong ka rin ni Mr. Ramon. Parang gusto niyo masigurado na okay ka. I'll take care of that. Kailangan ko lang patunayan sa kanya that I can still get things done. Okay. Pasok na ako sa loob. Sige na. Tio Dimas, ano po yung hawak nyo? Wala ito. Alam mo, Nathaniel, mga papeles to. Hindi ko naman alam kung maintindihan mo to eh. Pero alam mo ba, may binabala kong gawin sa buhay ko. Tukol sa pagpapamilya. Eh, gusto ko rin naman magkaroon ng pamilya tulad din ni Ate Beth tsaka ni Bayaw eh. Di ba po, masayang magkaroon ng sariling pamilya? Eh, bakit po parang problemado kayo? Alam mo, naguguluhan kasi ako eh. Kapag tinuloy ko yung pinaplano kong magkaroon ng pamilya, iwan ko naman kayo ni Ate Beth. Pero, di ba po, kayo na rin po ang nagsabi, Tio Dimas. Pangarap niyo po pala yan? Oo. Pangarap ko, pero nangako ko kay Bayaw na di ko kayo pababayaan. Nangako ko kay Bayaw na ako yung tatay yung tatay ng pamilya niya. Ewan ko ba? Guguluhan na nga ako eh. Gusto niyo po? Samahan niyo po akong magdasal.
Hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon para mahanap niyo po ang tamang gawin sa problema niyo. Sige, Nathaniel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nandito po kami ni Tio Dimas. Bigyan niyo po siya ng malinaw na isip para makapag-desisyon po siya ng tama. Para sundin niya po ang tunay na linalaman ng puso niya. Naniniwala po ako, Panginoon, kung ano man po ang maging desisyon ni Tio Dimas, yun po ang lubos na magpapasaya sa kanya. Thank you, ha. Oh, mag-iingat ka dun, Leia, ha? Oo naman. Salamat. Leia! Dimas, buti naman naabutan mo ko. Kamusta yung na-apply mo? Leia, patawarin mo ako, ha, dahil hindi ko na magagawang sumunod pa sa'yo sa Taiwan. Hindi ko kasi kayang iwanan yung pamilya ko dito, eh. Alam ko naman na yun yung magiging desisyon mo, Dimas, eh. Alam mo yun? Kilala kita, Dimas. Noon pa, alam ko na ang pinakamahalaga sa'yo ay ang pamilya mo. Siguro, hindi ko na nga lang inaamin sa sarili ko eh. Kasi alam kong magiging masaya ako na may kasama akong kaibigan sa mga panahon na to. Pero alam ko rin, Dimas, na sa ngayon, hindi ako magpapasaya sa'yo. Ang pamilya mo, ang alagaan at pagsibihan mo sila, yun ang totoo magpapaligaya sa'yo. Nandiyan na yung taxi. Tulungan na ka talaga. Ako na. Patawarin mo ako kung hindi ako yung taong yun. Sana matagpuan mo yung taong magbibigay sa'yo na totoong kaligayahan. Paalam, Dimas. Paalam. Dimas, nakalis na ba si Leia? Oo, oh, ate. Mabuti naman. Pagpaalam ka ba sa kanya? Kaya mo balak sumunod? Eh, yun nga, ate. Humingi na ako ng dispensa. Sinabi ko na hindi lang ako makakasunod dun. Oh, pero bakit naman, Dimas? Ate, sa lahat ng pinagdadaanan ng pamilya natin itong nakarang araw, eh, parang naman di ko kayang iwanan kayo eh. Pero hindi ba naayos naman natin lahat ng problema? At saka sinabi ko sa'yo na ayokong kami maging dahilan para talikuran mo yung mga pangarap mo. Ang magkapamilya. Pero ate, hindi ko naman lubos maiisip na pinagdadaanan yung ganitong klase ng problema nung wala ako eh. Mas di ko kakayanin iwanan yung pamilya natin. Sige, kaya magkano to? Kuya. Uy! Kuya! Uy, Dimas! Oh! Ay, ito! Magkano po yan? 100 pesos lang po. Sige, ito na lang po. Salamat po. Salamat din po. Salamat po. Balik kayo, ha? Boss! Okay ka lang? Break tayo. Sige. Trabaho na tayo. Ikaw ang nagturo ng tama dasin sa puso at aking damdamin. Tingin ang papuri ang pangdalangin dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Sir Paul! Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko po si AVL. Andiyan po ba siya? May gusto lang po sana akong itanong sa kanya. Nathaniel, gusto ko sana magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin mahanap yung kumidnap sa nanay ko.
Walang anuman po, Sir Paul. Nagkataon lang po siguro na nandun po ako. Bata-bata mo pa, pero alam mo, ikaw ang pinakamalaking naitulong sa amin. Nathaniel, thank you. Nathaniel, iho! Kamusta ka na? Maraming salamat nga pala. Nabalitaan ko na ikaw ang nakapagpasuko kay Pedro. Wala po yun, AVL. Gusto ko lang po talaga makatulong. Oo nga po pala. Salamat po sa pagtulong kay Ate Hannah. Kamusta nga pala siya? Nakalabas na ba siya ng ospital? Opo. That's good. Nathaniel, ano yung gusto mo yung tanong kay AV, ha? Totoo po ba yung sinabi ni Kuya Pedro na namatay ang kapatid niya habang ginagawa yung building? Tapos pinagtakpan niyo lang daw po? Nathaniel, hindi totoo yun. Tulad ng sinabi ko sa press con, maaaring padala lang si Pedro ng mga kalaban ko sa negosyo. Kung ganun po, ibig pong sabihin, nagsisinungaling po si Kuya Pedro? Oo. Sinungaling talaga si Pedro. Kaya kung ako sa'yo, Nathaniel, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi niya. Nathaniel, iho, sa akin ka lang makikinig. I've been wanting to ask you the same question. Paul, kasama kita dun sa press con. Yes, Ma. Alam ko. Pero gusto ko na makasigurado na wala kang ibang version ng katotohanan na tinatago sa akin. Paul. Ma, nag-aalala ako para sa'yo. Kaya kung may dapat akong malaman, kung may kailangan akong malaman, this is the right time para sabihin sa akin. Ayoko lang maulit ang ganitong insidente, Ma. Ano? Kinausap mo si AVL? Opo, Nanay Rachel. Gusto ko rin po kasing malaman kung ano yung masasabi ni AVL tungkol sa kwento ni Kuya Pedro. Pero hindi mo dapat ginawa yun. Baka magalit sa'yo si AVL. Hindi naman po siya nagalit. Sabi niya po, hindi daw po totoo yung sinasabi ni Kuya Pedro. Yan na nga ang mahirap dyan, Nathaniel. Na kahit pa totoo ang sinasabi ni Pedro, siya na ang nagsabi na siya mismo wala siyang ebidensya laban sa salita ni AVL. Then, let me just assure you, hindi na mangyayari yung ganitong insidente. So it doesn't matter kung anong paniniwalaan mo. It's all in the past now. And there's some things better left buried. Okay. Naalala ko po yung sinabi sa akin ni Tatay Abner dati, kagaya po ni Kuya Pedro. Yung parang siguradong sigurado din po nun si Tatay na may kasalanan po si ABN. Yun nga lang, wala naman po siyang ebidensya.